yun at lahat, nagluto pa rin ng spaghetti ang isang dakilang ina para sa birthday ng kanyang anak. Kaya naman ang kanyang anak na si Delio, ang pasasalamat, abot hanggang langit. Simple lang ang litratong ipinost. Batang lalaki, katabi ang isang kawaling spaghetti. Pero ang caption, umantig sa milyon-milyon. Kahit bagyo, may spaghetti pa rin. Salamat, ma. Ito ang ipinost ni Delio sa kanyang ika-13th birthday nitong linggo. Ang simpleng birthday wish niya, birthday ko, pagluto daw ng spaghetti. Paborito na akin ang spaghetti. Ang problema, nung araw na yon, binabayo ng bagyong bising ang kanilang bayan sa biliran. Dito, wala na, sira-sira na. Huwag na kay bagyo. Malakas ang hangin at saka maulan, sabi niya. Magluto la, ma, kay bibigyan ko daw ang mga kaibigan ko. May isa pang problema. 300 pesos na lang ang pera ni Nanay Rhea. Pero bahala na, pinagkasya niya ito. Matupad lang ang hiling ng kanyang anak. Kahit malakas ang ulan, lumabas po ako para lang bumili ng pansahog ng spaghetti. Ang isang kilo ng spaghetti o pasta, pinutol-putol. Pinagkasya na rin ang tomato sauce at condensed milk. Papalami. Dahil walang pambili ng giniling na karne, 1/4 kilo ng maliliit na hiniwa-hiwang hotdog ang kanyang ipinansahog. Puro lang hotdog at saka spaghetti sauce. Kahit hagdog lang, special pa rin spaghetti kasi mama nagluto. Masaya kay natagana kung saan kahit nagluto si mama. Naisip ko na ulay pira si mama tagdi may kaluto spaghetti pero nakaluto. Ngunit ang talaga raw nagpapa-espesyal sa spaghetti ito, recipe pala ito ng ama ni Delio. Nanito lang April 2, inatake sa puso at namatay. Ito ang unang birthday ni Delio na hindi nila kapiling ang kanyang ama. Hindi ko kakalimutan pagiti ni Papa. Kay lablam na ko, Papa. Siya para tuluto sa spaghetti. Tumulong. Papa, siguro po, buhay ka po. Namiss ko si Papa, mag-standby miss sa payag. Tuwa na kayo kaduwa. Pa, mahal ka na ako, Pa. At ikaw pa sa way sa imo. Pa, miss na kita pa. Sobrang hirap dahil wala na akong katuwang. Kasi pagdating namin sa bahay, mayroon na kaming pagkain. Pagdating ko, kumpleto na. Kakain na lang ako. Ngayon, wala na. Nagpapabisi na lang ako para hindi ko siya masyadong maalala. Pero pag gabi na, pag tuwing gabi na, alala ko na. Morning is your luck ni Papa. Taga adlaw. Basta makita na ako siya magsulot ng ani. May
Naramdaman ako si Papa. Pa, kahit wala ka na, tandaan mo, mahal na mahal kita. Hindi kita papalitan kahit kailan. At huwag kang mag-alala. Bantayan ko ang mga anak natin, Pa. Siguruhin ko makatapos sila sa pag-aaral. Kaya si Nanay Rhea ngayon, hindi lang nakatokang lutuin ang recipe ng spaghetti ng namatay niyang mister. Siya rin ang tumatayong ama't ina ng kanilang pamilya. Public school teacher si Nanay Rhea. Noon pa man, baon na raw sila sa utang. Pero mas lalo raw silang nalubog sa pagkamatay ng kanyang mister. Budget ko lang pa kasi nagbayad kasi ako ng funeral homes ng asawa ko. Yung balance. So yung natira na lang, yun na lang ang ipinagbili ko. Kaya luho para sa kanila ang mag-spaghetti sa panahon ngayon. Ang mga sakripisyo ni Nanay Rhea, susuklian ni Delio sa pangakong pagbubutihan niya ang kanyang pag-aaral. Ito'y kahit hirap siya ngayon sa kanyang klase, lalo pat cellphone ang ginagamit niya para sa kanyang assignment. Luma na at hinihiram lang niya sa kanyang ate. Sa pagbibisikleta na nga lang daw nililibang ni Delio ang sarili. Pero ang kanyang bisikleta, sira-sira na. Ang isa pang hamon para kay Nanay Rhea, naiwan sa kanyang pangangalaga ang isa pa niyang anak, si Glidel, na may cerebral palsy. Sa edad niyang 28 anyos, hirap si Glidel magsalita. Hirap ding makatayo at makalakad mag-isa. Nakakita kong ate maglesyon o lakad, tabangan ako, ilalayan ako. Nang makaaway si ate, pinatatanggol ko dahil naaawa ko. Ate ko, naaawa yun siya. Hindi kaya! Saya lang si Deo. Love, Deo. I love you, Deo. Kiss. I love you too, ate. Mwah. Ang mabuting balita, simula nung nag-viral ang kanilang post, dumagsa ang tulong. Sana magustuhan mo itong simpleng regalo ko. Happy birthday, Rodelio Tualia. Laging magpapasalamat sa Panginoon. So, ito po ang tulong na bibigay ko kay Rodelio. Dahil batid daw niya ang pakiramdam ng walang-wala, agad siyang nagpadala ng regalo, pagkain, pera, at brand new tablet para kay Delio. Natouch ako siyempre kahit bumabagyo na sa kanila, pinilit pa rin nila maging masaya. Ang birthday ni Delio, extended din. Aman. Pinadalhan siya ng birthday cake ng may-ari ng bake shop sa kanilang lugar. Samantala, ang lokal na pamahalaan ng kabukgayan sa biliran, may pahabol ding birthday gift para sa kanya. Ang LGU binigyan ng scholarship si Delio. Niregaluhan din siya ng bisikleta. Binigyan din po ng aming programa si Delio ng pinansyal na tulong. At bilang pasasalamat, nung araw ding yon, muli silang naghanda ng spaghetti. Yung birthday wish ko kay Rodelio, sana tumuki siyang maging mabuting bata, makapagtapos po. Mahal na mahal ko po yung kapatid ko. Kahit bagyo, may spaghetti pa rin. Salamat, Ma. Wala na nga ang kanilang padre de pamilya. Pero hanggat patuloy nilang niluluto ang recipe nito ng spaghetti, ang masasarap na alaala muling magbabalik. Alagaan ko si ate, mama, kuya, pa, promise na ako. Magkaroon kong eskwela pa. Babait ko po. Para sa iyo po. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.